Maligayang pagbabalik mga kachika, kamusta kayong lahat? May bagong issue na naman, panoorin! Pero bago tayo magpatuloy, mag-shoutout muna tayo. Shoutout muna kina Andrea Sunga, Nicole Lumabas, Jam Alfires, at Jelay Sambahon. Maraming salamat sa inyong suporta. Ilang buwan na rin ang nakalipas nang itiwalag si Melvin Protasio sa Team Zebby matapos nga umanong gumawa si Melvin ng mga hakbang kung saan ikinagalit ni Zainab Harake. Ngunit ang mga paratang na iyon ay di pa rin tiyak ng lahat kung totoo o hindi sapagkat wala anumang pahayag na inilabas si Zainab Harake o si Melvin na silang magpapatunay sa totoong nangyari. Subalit ganoon pa man, sigurado na may nagawang pagkakamali si Melvin na siyang rason kung bakit ipinatanggal siya ni Zebby sa grupo at nasira ang kanilang matagal at matibay na pagkakaibigan. Kung matatandaan dati na masaya at napakasolid ng pagkakaibigan ni Zainab Harake at Melvin na halos magkapatid na sila sa isa't isa. Dahil di hamak na mas malapit si Melvin kay Zainab Harake kung may kukumpara sa ibang miyembro ng grupo. Kaya naman hanggang ngayon, marami pa rin ang nanghihinayang sa pagkakaibigan ng dalawa at na-miss ng ilan lalo na ang Zebenatics ang dating tambalan ng dalawa. At matagal na din na hindi nagparamdam ang dalawa o anumang balita tungkol sa status ng kanilang pagkakaibigan. At kahapon lang, tila nagparinig ulit si Melvin kay Zebby kung saan mapapansin sa kanyang latest tweet na mukhang muli siyang umaasa na bigyan ng pangalawang pagkakataon ni Zainab Harake at ng Team Zebby. At sa latest tweet ni Melvin ito ang sinabi niya, matatapos na ang taon, sana next year hindi na tayo luluwa ng dahil sa lungkot, luluwa tayo dahil masaya tayo. At sa pangalawang tweet niya, ito ang sinabi niya, I miss you, sana ako din, na tila ang tweet na ito ay patungkol sa Team Zebby at kay Zainab Harake. Samantala, tila may reaction si Zainab Harake sa naging tweets ni Melvin Potasio. At sa latest tweet nga ni Zainab Harake, ito ang sinabi niya. Sabi niya, hindi ako mag-overthink kung hindi ganito yung pinapa-feel sa akin. Malinaw mga kachika na tila mabigat pa rin sa kalooban ni Zebby na bigyan ng pangalawang pagkakataon si Melvin Potasio. Kung baga sa kasabihan, kapag ang isang baso ay may lamat na, mahirap na itong buuin pa. Kayo mga kachika, ano ang opinion nyo sa usaping ito? Magkomento na sa ibaba at huwag na rin kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe na rin sa aking YouTube channel para lagi kayong updated sa aking mga next videos. Hanggang sa muli!